So, practice lang muna tayo ng product rule. And then, siguro next is yung product rule in combination with the chain rule. So, ibig sabihin, yung given, yung isa sa mga given, ay gagamitan natin ng chain rule bago tayo gumamit ng product rule. So, yun lang po. Mahirap, kailangan talagang constant practice dito kasi pag hindi mo pinapractice to, malilito at malilito ah. So, may enhance din yung ibang math skills mo, gaya nung magkaibang base at saka magkaibang exponent. Yung loss of exponents is yung loss of exponents mapapractice mo rin dito, yeah. So yun, bago tayo bumalik dun sa derivative ng nth root, dun tayo. Then yung limits with factoring naman, then conjugate. So yun lang po.